Hello guys, good morning, panibagong araw, panibagong hamon na naman ang ating obligasyon, no? Panibagong vlog, panibagong video, so shout out to everyone, no? Ma'am Shigong's Daily Habit, sino pa dyan, Masters TV, guys, pasensya na, wala ako ngayong hawak na listahan. Pasensya na, hindi ako nagmumusha shoutout sa inyo kasi sobrang busy. Pero malapit na rin tayong umabot sa finish line, guys. So, balik po tayo. Ito po yung aking daily life routine dito sa abroad. Ang pagiging abroad ay magandang pakinggan, no? Diyan sa Pilipinas, kapag abroad ka, marami kang pera. Yes, malaki yung sahod mo. Pero ang tanong, ang sahod ba yan ay sa iyo lahat na pupunta? Bilang isang OFW, para ka lang ditong nagtatrabaho, tapos yung pera mo, yung sahod mo, dadaan lang yan sa wallet o sa bulsa mo, and then after that, wala na. Kasi, kailangan mong ipadala sa pamilya mo. Kasi yan naman talaga ang purpose kung bakit nag-abroad, is yung suportahan yung mga pangangailangan nila. Yun nga lang, masaklap, kasi ako wala akong sariling pamilya eh. Yan. Dalawang pamangkin ko na sa bahay, yung nanay niya, ng lalaki, so wala tayong magagawa kundi supportahan natin, because we are a Filipino, we are extension family. So kaya kung gusto mo namang makaipon, is kailangan mong maging matigas ang puso, kailangan mong maging makasarili, but hindi tayo ganyan. Likas sa ating mga Pilipino yung matulungin. Parang kultura na natin na yung laging tumutulong sa kapamilya kapag walang wala. Kaya instead na tayo ang magtatagumpay, instead tayo yung aangat sa buhay, hinahatak tayo pababa ng ating kapamilya. Na dapat sana ang perang yung pinapagura natin ay para sa atin, pero hindi. Kasi nga naaawa tayo, kailangan natin suportahan. So swerte nyo naman na kayo nasa abroad, na stable na yung buhay ng inyong pamilya. Swerte nyo yun. Pero sa amin, hindi. Kasi kailangan ko pasuportahan ang aking pamilya. Ang pagiging abroad, guys, ay hindi, no, sinasabi ko sa hindi madali. No? Kapag nagkakasakit ka, wala kang ibang asahan, kundi sarili mo lang. Kapag nagkakasakit ka, ikaw ang gagamot sa sarili mo, ikaw ang hanap ng paraan para makakain ka. Kasi parang walang panlasa. Kung mayroong masakit sa'yo, kung depressed ka, nasasaktan ka, broken-hearted ka, charot, no? Ikaw lang talaga ang makatutulong sa sarili mo, walang iba. Kaya as being isang OFW, no? Masabi kong matapang o napakalakas talaga ng loob. Kaya kayo dyan, nasa ibang o nasa Pilipinas pa, bago kayo mag-abroad, isipin nyo muna kung kaya nyo ba. Ang pagiging abroad, guys, ay hindi yan sang laro. Malaki yung gastos. Kalaban mo depression. Kalaban mo yung gutom, pagod, late lagi. Dapat ready ka dyan na late lagi ang iyong pagtulog. Late lagi yung pagkain. Tibay nagsigmura, tibay ng dibdib. Minsan matatawagan ka lang ng pamilya mo kapag wala nang ganyan, no? Kasi akala nila okay ka lang, minsan nangangamusta lang pag ganito, ganyan, no? Hindi basta-basta ang pagiging abroad. Million times na kung kaya nyo bang pasukin, una mong gagawin dyan kapag nag-abroad ka, tatanungin mo yung sarili mo, kaya ko ba ang pagiging abroad? At kung sabi mo, sarili mo na kaya mo kasi nakikita mo sa iba na maganda yung damit, nakakapagala kung saan-saan, kaya naiinganyo ka. No. Wala kang ibang maaasahan dito kundi sarili mo. Dapat, pag nag-abroad ka, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang tanggapin kung ano yung trabaho ang pinasok mo. Dahil kung kaya mong tanggapin at intindihin yung trabaho ang pinasok mo, tandaan mo, lagi kang inuutusan, no, wala kang karapatang magpahinga, sasabihin mo, sir, pagod ako, mamaya na lang, no. Kailangan mo magtrabaho ng ganito, ganyan. At kapag nasa loob ng bahay ka na, pag-aralan mo yung ugali ng boss mo. Kailangan mag-adjust ka, kasi stranger tayo sa pamamahay nila. Hindi tayo amo, hindi tayo kapamilya.
huwag mong aasahan na pakikisamahan kanila ng maayos. Huwag mong aasahan na kapag sumasakit yung ulo mo, sasabihin